Ayan guys, nakikita nyo yung nakikita ko, ayan. Ayan, naging mistulang dagat na guys ang palayan dito. Ayan, pagkita ko lang guys. Nandito tayo ngayon sa kalsada. Well guys, nandito tayo ngayon sa ano, sa may gitna ng palayan. Ayan, ipapakita ko lang yung mga nangyayari dito ngayon. Dito mismo sa lugar ng Monte Vista. Ayan, Davao de Oro guys. Kaya may payong ako dahil ilang araw na umuulan. Ngayon guys, ito na yung sinasabi na mukhang inabot na ang kalsada. Hindi lang kalsada guys, kundi talagang napakalaki ng damage dito ng mga palayan dito sa may Davao de Oro guys. Ayan, gaya ng sa likod ko guys. Oh, ayan, naging mistulang dagat na ang palayan dito sa may Monte Vista, Davao de Oro guys. Ayan, pakunin ko yung payong ko. Ayan. Mamaya guys, pupuntahan natin yung mga nasa lanta ng baha doon sa baba sa mga kamag-anak din ng aking asawa dahil mas marami sila doon. Nag-evacuate sila simula kagabi pa dahil ang tubig umabot na sa loob ng kabahayan. And guys, ito napakataas na lugar na ito. Ito na yung gulayan namin, okrahan. Ito na yung mga hinaharvest ko araw-araw para i-deliver sa palengke guys. Pero inabot pa rin siya guys ng tubig baha. Ayan. Ganyan yan guys, ipapakita ko sa inyo. Ayan. 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 Hindi pa natatapos yung dilubyo nung nakaraang mga araw. Ngayon, sinunod-sunod na naman sila ng ulan dito sa may Davao de Oro guys. Kaya kawawa naman itong mga magsasaka natin dito dahil nung nakaraang linggo lang na-damage na yung mga pananim nila. Dahil na-damage, ginawa nila, pinunaan nila, nagtanim ulit sila. Ngayon, inabot na naman sila guys ng ganito. Ayan, baha na guys. Ngayon guys, inabot na yung mga kabahayan dito guys. Ayan, o, tingnan mo. Nandito ngayon ang mga baboy. Naalaga nila, oh. Kapila na nag-ibakwe. Kapila na. Kapila na. Dalaw na dito. Ayan guys, oh. Ayan guys, ang mga bahay nila, ayan. Piling! Suro ulo! Oh! Grapa! Asa mo na yung butang? Ito na siya! Balay, kulungan! Balhin nito, hindi na ako na balhin nito! Lima ka nila yung kulungan ko nandito. Ayan, si Puloy nanginginig na siya. Sa ano? Sa lamig dahil kagabi pa sila nag-evacuate guys. Ayan. Ang binabatay niya ngayon ng mga baboy ni chairman dahil inahakot lang ngayon. Dadalhin doon sa kabila para ma-safety. Ayan, mga baboy niya pwede na litsunin. Ayan. Ayan si Puloy ngayon lalamig na. Ayan dahil gustong lumusot dito ng mga baboy. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan si Puloy. Ayan guys, highway na ito. Ayan. Guys, nandito tayo ngayon guys sa may kalsada. Ayan. Ayan, umuulan na naman. Nandito sila ngayon nag-i-evacuate. Ayan oh. Anong? Talagang umabot na sa kalsada nung no? Umabot na. Ayan guys, itong pinaka ano to? Ang tawag dito? Chapel? Chapel ano? Ayan. Inabot na rin ng tubig. Yung chopper nila guys, ayan o. Oh. Ba, di, ay, ano dire? Lahom, di. Ah, siminto na dire? Ayan, papasokin natin yung loob. Ay! Kalagan ng baboy, nandito na sa highway. Ayan, highway to. Ayan o. Oh. Mga kalabaw nila, sinilong nila, hops, mukhang huwag mo kusungayin, ha? Ayan. Ayan, dito tayo guys, pasok tayo rito sa loob. Ayan, medyo oh, malakas yung tubig. Tumataas ang tubig dito guys, ayan. Ayan guys, gumagawa sila ng balsa. Ayan. Pater! Anong ano mo?
Sinong i-rescue mo? Ha? Sino? Si Kaloy o si Antiparo. Ah, dito? Opa, dito. Wow, pa yun ako naman. Di ba lang? Di ba, kuya? Oo. Upong katagusog, timok-timok ta dito ilakpan o. Tabang ko ron. Di ila, kuya Tantan. Ah, dito ang lungag? May i-rescue pa sila sa loob dahil may na-stranded doon sa loob ng malapit sa may palayan. Kaya i-rescue ni Paterno, ayan, magawa sila ng balsa. Ayan. Ayan guys, dahil sa sobrang baha, si Auntie Rita ngayon nandun, ayan, bit-bit nila. Dahil nga, ayan, iiwan pala sa loob. Oh, makita naman ito. Hindi na makakapag-awal na kumawal 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 na kumawal